Hi guys, welcome back to my channel. This is me again, Shay, and this is one of the days, guys, na super duper challenging para sa akin. Pero ayoko ma-miss yung mga next na episodes na gagawin natin to help you with your journey. Kaya I'm filming with you today. So kung isa ka sa mga beginners na relate then pagdating sa mga challenges kapag na-start mo na si low carb and naghahanap ng ways kung paano maging easy harapin yung mga challenges na yon, make sure to keep on watching dahil yan ang pag-uusapan natin today. Anything na change, guys, pagdating sa way of eating din is magiging mahirap kung hindi natin aaralin ng mabuti. So, ang challenge knowing what to eat is best tip is aralin natin ng mabuti muna kung ano yung klase ng way of eating na gagawin natin. For me, guys, as beginner before, sobrang hirap kasi kapag sinearch ninyo sa internet, ang mostly na lumalabas na results ay yung mga pang mga international videos na may mahihirap na recipe para sa akin and may mga recipes na feeling ko hindi ko naman makukuha ng madali sa kung nasan man ako, and may mga procedures na parang ang hirap gawin sa akin. And kung aaralin natin siya ng basic lang pala yung mga dapat na gawin, ito lang pala yung dapat simulan, then saka ko na-realize, guys, na mostly lang naman pala na kailangan natin gawin at simulan kay low carb on what to eat are mga foods exactly na hinahanda naman natin since before pa. Ang pagkakaiba lang yung ulam mo ng low carb is papalitan mo yung rice mo ng eggs. So, mostly eggs yung pampalit natin sa rice na common na kinakain kasama ng family members natin. It's really important to study, learn more, and alamin natin what to eat kasi dadating tayo doon sa point na marirealize natin na pag alam natin yung basic, ganito lang din naman pala gawin to. And speaking of basic, guys, I would like to shout out to Anel. Ang comment niya last time is, ate, pwede ka bang gumawa ng one week meal plan like this? 1K budget, TMAD or 2 meals a day po ako. Salamat. So, speaking of that, guys, gumawa na ako ng video, uploaded na po siya. So, pwedeng-pwede na ninyong mapanood. Medyo na-challenge lang ako sa paggawa ng video, guys. Medyo siguro hindi clear, but I would like to do another video. But I hope may matutunan kayo sa video na yan. So, make sure to check it out later. Okay? Thank you so much sa pag-comment and yes, gawan pa natin yan ng more video soon. Next naman, guys, na challenge is sa budget. So, pagdating kay low carb way of eating is may mga tao na iniisip na ang mahal naman gawin yan, parang ang mahal naman ng mga meals na ginagawa niya, ang mahal naman ng mga kailangang gamitin pagdating dyan kay low carb way of eating. But connected to challenge number one, guys, and to tip doon sa number one is kapag aaralin natin siyang mabuti, guys, malalaman natin na sa low carb way of eating is may mga mas murang substitute na way pa nga tayong magagawa. So, for me right now, guys, alam na alam nyo na super budget talaga ako ngayon since wala akong regular work. I'm full-time with YouTube and I've been trying to embrace yung life ng entrepreneur, online selling, kaya I'm very much busy to that. And I'm doing low carb right now.
as budgeted as possible, but at the same time, I'm doing my best to be healthy pa din. And for example, yung oil na ginagamit ko most of the time before, since may, kung my budget ay si Menola or si Baguio, pero ngayon, since tinitipid ko sila, I always use or mas madalas kong ginagamit yung oil na galing kay pork and yung oil na galing kay chicken. So, meron akong budget meal na video na ginawa dyan na po pwede ninyong i-check out din later or panoorin later para magkaroon kayo ng idea kung paano ko ginagawa yan. And then, we're gonna do another video more. But again, when it comes to budget, guys, hindi lang yung as in literal na budget na pera ninyo yung ma-save ninyo when doing low carb. For me, kasi sa time ng pag-prepare ninyo ng mga food, actually, nalilesen pa nga yun. So, hindi lang yung pagbawas ng budget sa pera yung nakakatulong pagdating kay low carb, kundi pati na rin yung time. So, how to overcome yung challenge sa budget, guys, aralin natin, dahil may mga substitute na mas mura pa tayong pwedeng gawin kay low carb and at the same time, mas nagiging healthy pa. Next naman, guys, na challenge, and sobrang feeling ko ito talaga yung pinaka biggest challenge, lalong-lalo na para sa mga beginners, is to have a motivation or kung paano ibalik yung motivation kung bakit nila ginagawa itong way of eating na to. Especially para sa mga tao na matagal nang ginagawa tapos parang biglang nawawalan na sila ng motivation to do it again. Back tayo doon sa episode 1 na ginawa ko last time, guys. And gusto ko talaga na doon simulan, guys, dahil kung alam niyo yung reason kung bakit nyo ginagawa si low carb way of eating, yun yung mas mapagkukunan natin ng energy to motivate to move forward kung bakit nyo kailangan gawin itong si low carb. So, may mga times, even me, guys, honestly, na nakakapagod gawin to, nakakapagod isipin kung paano titipirin to. Pero ang motivation ko every time, guys, especially for those girls na may polycystic ovarian syndrome like me, is kapag hindi ko inayos itong meal na to, for sure, hindi na magiging regular yung period ko, dadami yung mga paglala ng mga symptoms ng PCOS ko, and syempre, susunod na yung bonggang stress, and susunod na yung magigain tayo ng weight hanggang sa dumami na yung mga issues, and mahihirapan ka na naman na bumalik doon sa pag basic mo kay low carb, dun sa journey mo kay low carb, and mahihirapan talaga tayong mag-move forward. So, every time na nag-lose tayo ng motivation, guys, make sure to always go back to your why. Mahirap na gawin yon at times. Kahit ako nahihirapan din, pero yun yung mostly nakaka-drive sa akin kapag iniisip ko yung klaseng thoughts na yun ng motivation na if I'm not going to do this thing, then eto yung exactly na mangyayari. And also, guys, huwag niyong iisipin na kailangan ninyo na maging always right in doing such things. Example nga nitong paggagawa kay low carb. Kailangan lang nating isipin to always try every day, and okay lang na mag-fail sometimes, kasi dun sa failures na yun, guys, doon naman talaga tayo matututo. So always keep learning every day. So alamin natin kung ano yung mga dapat talaga natin kinakain, bakit natin dapat kainin yon. And number 2, pagdating naman sa budget, alamin natin yung ano ba yung mga substitute na
or pamalit na po pwede nating gamitin kay low carb na pwede nating gamitin na nakakatipid tayo sa pera, sa time, na at the same time nagiging healthy din tayo kasi marami talaga yan. So let's try to do a video na tungkol dyan. So let me know if you're interested din para magawa natin agad ng video soon. And next is motivation, guys. Talagang kailangan natin ng strong why kung bakit natin ginagawa to. So practice lang natin na gawa ng solusyon yung mga challenges na yun. For sure kasi talaga meron yan, guys. So maraming mga challenges na haharapin natin sa pag-change ng klase ng lifestyle from the high carbs papunta kay low carb, guys. Pero kung meron tayong strong why and meron talaga tayong ginugol na gawin, for sure magagawa at magagawa din natin yon. Okay, so those are the common and super relate ako na mga challenges recently. And chika ko lang, guys, sobrang challenge talaga ako in our new place kasi wala akong ref. So kailangan kong mag-walk papunta sa palengke halos every day to buy my meals and for the family na rin. And minsan sobrang stress na kailangan mong isipin yung meal mo and kailangan mong lumabas para bilhin yon, to think na may mga bagay ka na kailangan gawin. Pero isipin natin yung mga positive na dala nun. Nakakapaglakad ako, so since hindi naman ako nakakapag regular exercise, walking is super helpful yun, guys. Second is, feeling ko mas naging okay kasi fresh yung nasa serve ko dun sa meal ko, sa sarili ko, and also sa family ko, and yes, mas nagiging okay siya. So, to think na mas marami yung advantage nung challenge na nangyayari sa atin, mas okay na mag-focus doon kaysa mag-focus lang tayo doon sa mahirap na part nung challenge na yon. I'm just having a quick water with salt for my electrolytes. So, super importante rin yon para sa meal natin while doing our meals pagdating kay low carb, guys. Kailangan nating ibalik yung mga energy na kailangan ng katawan natin para hindi tayo mahirapan sa journey na to. So, kung na-enjoy ninyo yung video na quick chicken na to, guys, sobrang na-appreciate ko yung pagsama ninyo sa video na ito today. More chika soon, and make sure to like, comment, and subscribe na din para sa hindi ninyo ma-miss yung mga next videos na i-upload ko soon. And more tips and more positive vibes and aura, make sure to follow me on TikTok dyan. And sama-sama tayong magkaroon ng positive vibes, keep sharing positive thoughts and all. So thank you so much for watching, guys. I hope to see you on my next vlog. Always remember to keep going. Bye, everyone.